Good morning. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Halina po tayong mag-devotion at pag-usapan naman natin yung mga pastor. Madalas ako matanong eh, paano po ba magpastor? At yung iba naman, eh gusto ko po magpastor. Ano po ba ang gagawin ko? Alam nyo, ang nagbibigay ng qualification or requirements para magpastor ay hindi po yung senior pastor. Biblia ang nagbibigay, ang Panginoon ang nag-inspire kay Paul para bigyan ng requirements, no, or guidelines na isinulat niya kay Titus, yung kaibigan niya na missionary din. What are the biblical qualifications for a pastor? A divine calling to serve. Dapat meron ka nun. Meron tinatawag kasi sa Church of the Nazarene na the call. Dapat tinawag ka, hindi yung nagpatawag ka. Na merong deal sa iyong Panginoon na tinatawag ka. Formidable faith, worth following. Nakikitaan ka ng pananampalataya na karapat-dapat na sundan ng flock. Ability to instruct and inspire. Kakayahan na magmanguna, magturo, at siyempre, inspirasyon ka. Yung tipong pag nakikita ka, eh, na-inspire yung tao. Patience with purpose, mahaba ang pasensya, at importante yung marital status. No, kumbaga, dapat hindi ka sumasa kabilang bahay, parang gano'n. Ano yung practical life application or theory and practice na pwede natin matutunan? No? The Bible specifically speaks about the qualifications for those who will lead a congregation of people. Yun nga sinulat ni Paul, no, kay Titus. Actually, itong qualifications na to have been the same for almost 2,000 years. Wala naman na bago. At ito ay pinangunahan at pinakita ni Kristo mismo. Jesus is the perfect fulfillment of these qualifications as the senior pastor of the church. Siya kasi dapat ang punong pastor ng simbahan, hindi yung tao, para hindi naliligaw ang simbahan. Therefore, kumbaga, whoever will shepherd God's church must imbibe and live by these qualifications na pinapakita ni Kristo, no, ang pusong pastol ni Jesus. One of the most fundamental problems of modern day churches is that lots of us pastors have not, do not, and is not trying to measure up to these biblical qualifications o standard na sinet ni Jesus. Tayong supposedly naging na dapat pastor ay nagiging bad boss. No, nagiging manipulative, nagiging parang protecting yung iyong possession or ginagawang negosyo ang simbahan or ipinapamana sa anak or whatever. No, so hindi siya naging biblical church or biblical leadership kung hindi kaparehas lang ng mga negosyanteng nagninegosyo, parang ganun. That's why the church is reeling to and fro from crisis to crisis. Kaya naman ang simbahan nakakaranas ng drama dito, drama doon, crisis dito, crisis doon. Kasi lahat nagsisimula sa pastor. Sabi nga ni John Maxwell, isang batikang manunulat, pastor at motivational speaker noong 1990s, early 2000. No? Sabi niya, naalala ko doon sa libro, may binanggit sa doon na the rise and fall of an organization depende kung sino ang leader. Tingnan natin yung sinulat ni first ni Timothy, no, sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 13, no, qualifications for overseers, not just overseers or pastors but also deacons, yung tinatawag na mga lay ministers.
This saying is trustworthy. If anyone aspires to be an overseer, he desires a noble work. So isa pong noble na trabaho ang pagiging pastor. Hindi yung pag no, wala kang magawa, magpastor ka na lang. Hindi naman ganun. In fact, ito yung one of the highest forms of calling. An overseer, therefore, must be above reproach. The husband of one wife. Yan. Isa lang dapat ang asawa mo. No, kung ikaw naman ay babaeng pastor, isa lang husband mo. Kung ikaw naman ay lalaki, isa lang ang wife mo. Self-controlled, no, kaya mong pigilan ang iyong sarili. Sensible, hindi yung pag nagsalita ka nonsense. Or para kang clanging cymbals and loud gong. Respectable, kagalang-galang, hospitable. No, yung tipong tumatanggap ka ng bisita sa bahay mo or naman pinapakita mo yung hospitality sa simbahan. Able to teach, yan, importante yan. Kaya mo magturo. Eh kung tinatamad ka magbasa at hindi ka palabasa, eh requirement yun para makapagturo ka. Kasi anong ituturo mo kung hindi ka mahilig magbasa, makinig, manood? So dapat, yan, eh yung pinagtutuunan ng pansin. Marami kasi na magaling lang magsalita, pero nonsense. Kaya akala nila, tinawag na sila magpastor. No, pero sa totoo lang, dapat sensible, no, merong sense ang sinasabi mo na galing sa Biblia, with biblical foundation, at kaya mo magturo. Kumbaga, good communicator ka dapat. Not an excessive drinker, hindi ka manginginom. Not a bully, but gentle, hindi ka bully, manipulator, hindi ka yung tipong binubuli mo yung mga tao para sumunod sa'yo. Yung mga tipong bago kayo, ako meron kayong inihiling sa Diyos, padaanin niyo muna sa akin dahil ako, sa akin lang nangungusap ang Panginoon and then ako nang bahala sa inyo. Yun, yung mga red flag, no? Na bully yung pastor. O kaya, ito ang gawin mo sa buhay mo, no? Palitan mo yan. O, ito dapat, hindi dinidiktahan ka. Yan. Hindi ka hinahayaan na magkaroon ng malayang pag-iisip para gawin ang isang bagay. Sa simbahan, kapag hindi kayo makagalaw at lagi nyo sinasabing, tanungin nyo si pastor, tanungin nyo si pastor, tanungin nyo si pastor. Nako, eh yung pastor nyo bully dahil walang pwedeng gumalaw kung hindi niya sinabi. Wala siyang approval. Kasi dapat ang lahat ng leaders, workers ay may kalayaan na mag-isip at gampanan yung kanyang dapat gampanan dahil hindi dapat i-manipulate ng isang tao. Dahil sila rin naman ay nakakarinig sa Panginoon, di ba? Not quarrelsome, hindi pala away. Di ba? Kung pastor mo, mahiling makipag-away sa Facebook, okay, makipag-debate, di ba? Or not greedy, hindi sakim, no? At gustong makuha lahat ng karangyaan, kayamanan, o kung ano man, ari-arian na pagmamayari ng simbahan. He must manage his own household competently and have his children under control with all dignity. Ayan, eh, paano ka magmamanage ng simbahan kung magulo mismo ang iyong tahanan? If anyone does not know how to manage his own household, how will he take care of God's church? Yan. So kung ang gulo-gulo ng iyong bahay, ang gulo-gulo ng iyong married life, ang gulo-gulo ng iyong relasyon sa iyong mga anak, at magugulo ang iyong mga anak na in a sense na magugulo ang buhay, or hindi kayo nagkakasundo-sundo, ayun, isang requirement din yun. He must not be a new convert, hindi dapat bago. Matagal na dapat sa pananampalataya. No, hindi baguhan. He might become, kasi pagkabaguhan, he might become conceited and incur the same condemnation as the devil. Yeah, baka lumaki ang ulo, magkatapos mapariwara, no, ang simbahan. Furthermore, he must have a good reputation among outsiders. Kinikilala siya ng kahit hindi mga Kristiyano, meron siyang magandang reputasyon. So that he does not fall into disgrace and the devil's trap. Deacons naman, yung mga lay ministers natin. Now, likewise, should be worthy of respect, not hypocritical, not drinking a lot of wine,
not greedy for money, holding the mystery of the faith with a clear conscience. They must also be tested first. If they prove blameless, then they can serve as deacons. Ayan. Kaya hindi tayo basta-basta naglalagay ng mga leaders, pinag-iisipan natin mabuti. Dahil pag sumablay sila, sasablay yung buong ministry. Ganun din ang mga asawa, wives, or husbands din, kung babae ang pastora. No? Likewise, should be worthy of respect, not slanderers, hindi mosang, no? Hindi marites, self-controlled, faithful in everything. Deacons are to be husbands of one wife, managing their children and their own households competently. So ganun din. For those who have served well as deacons acquire a good standing for themselves and great boldness in the faith that is in Christ Jesus. So, anong practical life application nito? Binanggit na natin kanina. Alright? So, inisa-isa na natin. Yun din ang tanong ko sa inyo. Kayo, anong practical life application ninyo? Kung kayo ba ay tinawag magpastor, nag-fit in ba kayo doon sa guidelines ni Paul? No? Or kung meron kayong kilala na tinawag na maging pastor or nagpapastor ngayon, nag-fit in ba sila doon sa guidelines ni Paul? Yun yung ating malaking pagbubulay-bulayan sa araw na to. At higit sa lahat, huwag niyong kalimutang manalangin. Ipanalangin niyo sana lahat ng ating mga pastor, no, dahil hindi po madali ang kanilang trabaho. No, madalas po inaatake sila ng enemy dahil pag nasira sila, masisira yung simbahan, di ba? So isa pong responsibilidad ng kapamilya, no, na kasama sa simbahan na laging ipanalangin ang kanilang pastor. Magandang araw po sa inyo. Sana po mayroon po tayong natutunan sa araw na to. God bless you. Mahalin niyo ang mga pastor niyo dahil yan ay biyaya ng Panginoon sa ating simbahan. Bye-bye! Babu!